Hello everyone, welcome back to my channel, Joy at Home. So, pasensya na kayo guys kung medyo matagal ang update dun sa aking mga videos kasi nasira po kasi ang phone ko. And ito, nakikihiram lang ako sa asawa ko. Eh, ngayon wala siyang pasok dahil Sunday. So, ang unang-una kong i-update ay yung tungkol dun sa aking excuse me, yung alokasya sinuwata na binili ko po sa Tacloban. So last time nakwento ko na nalusaw yung karamihan sa kanila kasi naulanan, dahil basta nasabi ko yun na naulanan sila. Nilagay ko sila doon sa likod, doon ko sila nilagay guys, ah. Yan sa may lumang kulungan ng baboy, eh naanggihan sila ng umulan. So yung ang resulta na overwater po yung aking mga alokasya. Pero good news, dahil may mga tumubo naman, may na-save ako na dalawa. So ito yan guys, kunin ko. Wait. So dyan ka. Ito, hindi ko alam kung anong variety yung naano ko, yung na-save ko. So ayan, masaya ako dito sa dalawang ito. At saka may isa pa. So ayan. So, eto na sila guys. Sa tingin ko ito, alokasya sinuwata, silver yata to. Hindi pa lumalabas yung pagka-silver niya, pero parang nakikita na, ayan o. Totally po yan, nawala ng ano, nawala ng dahon. So, ang reason kaya doon ko siya nilagay sa ilalim, sa ilalim doon. Kasi doon hindi masyadong nababasa, sa ilalim ng upuan na yan. Yung pinagpapatungan ko nito ng mga putos at saka yung aking ano, ito yung Adansonii ay sa ilalim po niyan, hindi masyadong nababasa. Ayan, tapos hindi rin po dyan naaanggihan, kaya eh diba tag-ulan nga ngayon, so kailangan ko talaga siyang i-secure dun sa part na kontrolado mo yung tubig na matatanggap nila. So ito guys, kung titingnan natin dito, ayan, pansin nyo, diba kahit tag-ulan ngayon, ayan o, buhaghag na buhaghag yung lupa niya. Ayaw pala nito ng ganitong alokasya na to, na yung basang-basa yung dito o yung lupa niya, hindi katulad ng iba. Yung sa atin dito yung Sandariana, yung Amazonica, medyo okay lang sa kanila yung nababasa yung ganyan. Ito sila, lalo pag bagong tanim, ano, nagro-root rot po siya, parang nalulusaw yung bulb. Lalo na kung galing sila sa ibang lugar tapos pupunta sa malayong lugar, hindi mahirap, nahihirapan sila mag-adjust. So dapat kontrolado nyo yung tubig, hindi talaga ma-overwater. So ito po yung nangyayari, oh, ganyan no, oh. Yung bulb na yan, yun yung part na nalusaw, kita nyo, parang ano na lang. Ito oh, ito oh, parang akala mo nalusaw yung dulo niya. Nalusaw po talaga yan. Ayan. So, ang dapat nyo pong gawin, pagka galing sa ibang lugar, binili nyo sa ibang lugar, tapos pagkarating sa inyo, tanggalin nyo agad yung bunot. May bunot sila na ibabalot dyan sa mga, sa pinaka-bulb niya, nakabalot yan ng bunot. Tapos yung ugat niya, parang nakukulob, parang mamasa-masa. Ang gagawin nyo po, hugasan nyo muna yun. So, hugasan nyo na sa tubig, tapos i-air dry nyo siya. Pwede nyo punasan ng soft na ano, hindi soft, parang yung parang tela, kamiseta ang ginamit ko kasi. Pwede rin siguro yung tissue, parang para lang maalis agad yung tubig. Hindi nyo pupunasan, parang idampi-dampi yon, idadampi-dampi nyo lang yon yung tissue, ganun, para matuyo agad siya, mawala agad yung tubig. Tapos air dry nyo muna, air dry nyo ng at siguro at least pinakamababa na siguro yung 4 hours. Pwedeng kinaumagahan nyo na siya itanim sa lupa, ganun. Basta pag nakita nyo na tuyo, air dry na, alam nyo naman yung texture nung parang tuyong-tuyo na siya, diba po? So, ganyan yung magiging itsura ng tuyong-tuyo na ano, tuyong-tuyo na bulb. Ayan, ganyan yung tuyong-tuyo na bulb, yung pinaka-pinag-cut niya. Ganyan dapat, oh. So, para maging successful po yung bilhin nyo at hindi kayo malugi katulad ko. Ayan, lugong-lugi. So, ang binili ko ay nasa ano po yun, 20 pieces, tapos dalawa lang yung
nag-survive. So, yun lang po. Siguro advice ko lang kung halimbawa gusto nyo lang talaga mag-alaga nitong mga gantong klase ng alokasya. Ano, bili na lang kayo sa mga malalapit na garden, yung talagang stable na. Kung pang sarili lang naman na. Pero kung mga risk taker naman na gustong bumili sa malayo, kasi ang totoo po, mas mura kasi sa malayo, mas mura sa probinsya. Tapos, kung malakas naman talaga ang loob nyo at medyo talagang may green thumb kayo, ayun, siguro pwede kayong bumili sa malayo. Pero kung halimbawa, pansarili lang naman at wala naman kayong balak na ibenta, siguro may mga nabibili naman po na mura dito. Siguro mga nasa 300 siguro yung medyo stable na may 4 leaves, ganun. Dito na lang kayo bumili para, di ba, hindi naman sayang yung pera na ano, na ibabayad nyo. So, itong sa akin, nahihinayang ako. Pero para mabawi ko po ito, palalaguin ko muna, tapos ipopropagate. So, pwede ko siyang mabenta ulit ng mas mababang halaga. Sa ngayon, akin na muna ito. Ayan, bye-bye guys. Sana po may nakuha kayong tips sa aking mga idinaldal ngayon dito sa aking video. Bye-bye! Don't forget to subscribe sa aking channel. Turn on the notification bell para lagi kang updated sa aking future videos.